السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنانوس شيخ بن باز رحمه الله، يا شيخ ano po ang palagay ninyo sa mga taong matutuwid, mga taong banal, ika nga, yung mga taong masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala, isinasagawa ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, sa madaling salita, mga matutuwid na tao, at pagkatapos bigla na lamang silang naliligaw o nalilihis ng landas. Siguro, may mga kilala tayo, may mga kaibigan, kamag-anak, na practicing sila. Ano po? Matutuwid sila. Mabuting Muslim. At bigla na lamang malilihis ng landas. Bigla na lamang magbabago. Ano yung dahilan? Tinanong Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, sa bagay na ito. Ang sabi ni Sheikh bin Baz, dalawang bagay lamang ang babagsakan niyan. Una, hindi niya pinasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na siya ay ginabayan. Ginabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi siya nagpasalamat kay Allah. Una yon. Pangalawa, nakakita siya ng mga taong ligaw. Nakakita siya ng mga taong pabaya. Sabihin na nating nagtatambal kay Allah, gumagawa ng bid'a, gumagawa ng shirk, gumagawa ng mga haram, at pagkatapos, anong ginagawa niya? Yu'ayir ha'ula. Iniinsulto niya, minamaliit niya, tinatawanan niya yung mga taong ligaw. Itong dalawang bagay ang dahilan kung bakit naliligaw ang mga tao pagkaraan silang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinabi ni Sheikh bin Baz. Tayyip, ipaliwanag natin ito mga kapatid. Una, hindi nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao, dahil sa malusog ang kanilang pangatawan, pinapasalamatan nila si Allah. Alhamdulillah. May mga tao na nakakakita sila, nakakarinig, nakakakain ng 3 beses sa isang araw, nagpapasalamat sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ngunit yung ni'matul Islam, yung gabay ng Islam, ang biyaya ng Islam, hindi niya ma-appreciate. Hindi niya ma-appreciate, hindi niya pinapasalamatan si Allah na siya ay ginabayan ni Allah sa matuwid na landas. Wallahi mga kapatid, ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah, ang Islam. Ang malaman natin, ang tunay na Panginoon, ang tamang landas, ang pamamaraan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pinakamalaking biyaya sa atin, yung ni'ma, ni'matul Islam. Kaya manalangin tayo palagi kay Allah kung ano yung nakalagay sa banal na Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Allah, huwag mong ilihis ang aming mga puso pagkaraan mo kaming gabayan. Kapag tayo ay nasa Islam, kapag tayo ay nagsasala ng 5 beses sa isang araw, magpasalamat tayo kay Allah. Alhamdulillah. Ano po? Magpasalamat tayo sa Kanya. La in syakartum la azidannakum. Kung kayo ay magpapasalamat kay Allah, general po ang talata na ito. Biyaya sa Islam, biyaya ng pananampalataya, biyaya dito sa mundo, daragdagan pa ni Allah ang ating mga biyaya. Biyaya sa kaalaman. Alhamdulillah, biniyayaan tayo ng malawak na kaalaman, nakasaulo natin ng Quran, marami tayong nasaulong hadith, yung mga masail, yung mga issues sa fiqh, sa usul, sa tafsir, natuto tayo. Magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, madagdagan ang ating biyaya at tumibay tayo sa ating pananampalataya. At manalangin din tayo palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin niya ang ating pananampalataya. Ano po? Ang katulad ng dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Thabbit qalbi ala dinik. O Allah, na may hawak ng mga puso, yung bumabaliktad ng mga puso, nagbabago-bago ng mga puso. Bakit nagbabago-bago yung puso, yung ating mga kagustuhan? Halimbawa nito, ngayong araw gusto natin ito, tapos mamaya-maya, ayaw na natin. Hindi na haabot bukas, mamaya, pabago-bago yung desisyon. Ika nga. Kaya, lagi tayong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin niya ang ating mga puso sa pananampalataya kay Allah. Ito yung una. Dapat tayong pasalamat kay Allah nang sa ganun manatili tayong matibay, matatag sa ating pananampalataya. Ang pangalawang bagay naman na sinabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, kung bakit yung mga taong matutuwid at sila ay biglaan na lamang naliligaw, kapag sila ay nakakita ng taong ligaw.
Halimbawa, hindi nagdarasal, hindi kaya gumagawa ng haram, gumagawa ng mga shirk, gumagawa ng mga bid'a, o di kaya yung mga babaeng hindi naghihijab, o di kaya naghihijab naman sila, ngunit bakat naman ang kanilang mga katawan, no? Kita naman yung buhok sa harapan, nakahijab nga, pero bakat naman yung hubog ng katawan. Tapos, kung maglakad, parang nangaakit, nakahijab nga, mutabari dyan naman, puno naman ng palamuti yung mukha. Kapag nakakita tayo ng mga ganung tao, may mga tao na iniinsulto sila. Minamaliit sila. Ano ba yan? Lagi nilang haram yung ginagawa nila. Lagi nilang ganito ganyan. Allahu Akbar. Huwag natin gawin yung ganun, mga kapatid sa Islam. Kapag nakakita tayo ng ligaw, una magpasalamat tayo kay Allah. Alhamdulillahilladhi hadana lihada. Ano po? Pasalamatan natin si Allah dahil ginabay niya tayo at hindi tayo natulad sa kanila. At yung goal natin, kapag nakakita tayo ng mga taong ligaw, huwag natin silang iinsultuhin. Huwag natin silang lalaitin. Mamalaitin. At sasabihin natin o hahatulan natin sila na sila ay taga-impyerno. Huwag. Ang goal natin, mga kapatid, Allahu yahdihim. Nawa sila ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo kay Allah. Pangalawa, ang gagawin natin, turuan natin sila ng tama. Ano po? Iparating natin sa kanila ang katotohanan at pagbawalan natin sila ng mali. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Sino man anya ang makakita sa inyo ng bagay na kasalanan, yung mga haram na bagay, mga bagay na hindi ka nais-nais, falyughayyirhu biyadi. Baguhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Fa illam yastati', at kung hindi niya kayang baguhin sa pamamagitan ng kanyang kamay, dahil nangangamba siya kung babaguhin niya sa pamamagitan ng kanyang kamay, baka sila ay mag-away, baka magkaroon ng gaps sa pagitan nila, o di kaya mapahamak siya. Sabihin sa kanya, sino ka ba? Baka humantong pa sa punto na siya ay papatayin o pagbantaan ng kanyang buhay. Ang gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang dila. Kapatid, ang ginagawa niyo po ay haram, yan po ay labag sa Islam, o di kaya yan po ay shirk, bid'a. Baguhin natin sa pamamagitan ng ating dila. At pagkatapos, fa illam yastati', kung hindi niya pa rin kayang baguhin sa pamamagitan ng kanyang dila, sa kanyang puso na lamang. Ang tanong, mga kapatid, kailan natin maaaring baguhin ang isang haram na ating nakita sa pamamagitan ng ating kamay? Kapag tayo ay pinuno sa isang komunidad, syempre yung hakim, yung tagapagbigay hatol, siya yung pinuno, kaya niyang magbawal sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kapag nakakita siya ng droga, kukunin niya agad yung droga, yung mga nagsusugal, yung mga uminom ng alak, pipigilan niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. At kung hindi natin kaya, halimbawa, at hindi pa yun, yung magulang, syempre, kapag nakita niya ang kanyang anak na gumagawa ng haram, kaya niya po itong baguhin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hindi kailangan tumahimik. Kamay ang gamitin. Pwersa, sapagkat siya ay nasa kaya natin pwersa ng ating anak, particular kung sila ay mga bata pa. Ano po, bilang disiplina sa kanila. Pagkatapos, kung hindi natin kaya sa pamamagitan ng ating kamay, sa ating dila, no? Mag-utos ng mabuti at magbawal lang masama. Ito yung goal natin. Ang sabi sa banal na Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kayo ang pinakamainam na nasyon na inilabas para sa sangkatauhan, sapagkat kayo ay nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Ang sabi rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Manawagan ka anya tungo sa landas ni Allah na may hikmah, no? Na sa tamang paraan, sa tamang sitwasyon, may kaalaman sa madaling salita, yung kaya mong ilugar kung sino yung kausap mo, kung bata, matanda, mayaman o mahirap, matalino o hindi. Kailangan matuto tayong lumugar sa ating kinakausap. Udu ila sabili rabbika bil hikmah, na may hikmah, may wisdom, no, may kaalaman. Wal maw'idatil hasana, at may malumanay, mainam na salita. Ito yung gagawin natin, mga kapatid. Baguhin natin, mag-utos tayo ng mabuti, baguhin natin yung mga munkar sa pamagitan ng ating kamay, kung hindi natin kaya sa pamagitan ng ating dila, kung hindi natin kaya sa ating mga puso. Paanong sa puso? Halimbawa, nakita tayo ng haram. May mga kapatid tayo na nalunod na sa paggawa ng kasalanan o nalulung na sa droga. Alal akalo, sa maliit na bagay, hindi tayo nalulugod sa kanila. Yung puso natin, kinamumuhian natin ang kanilang ginagawa. Yun po yung gagawin natin.
Hindi yung nakikita tayo ng haram, yung kapatid natin gumagawa ng haram, is normal na lamang sa atin. Ano po? Huwag po ganun. Sapagkat, kapag hindi tayo nakaramdam ng galit, hindi tayo nakaramdam ng lungkot sa mga kapatid na ligaw, no, para normal na lamang sa atin, may problema po ang ating puso. So hanggang dito lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay kapatid na Mark, na mashallah yung kapatid nating in-check na balik Islam, long time no see, kapatid na Mark. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay kapatid sister Nora, na mashallah na nanonood sa Dubai. Anyway, mga kapatid, yun lamang po yung gusto kong mensahe sa inyo, sapagkat marami, ano po, sa panahon ngayon, maraming mga matutweet talaga na bigla na lamang nalilihis. Inshallah subhanahu wa ta'ala, share po natin yung video na ito para maka, ano po, malaman natin yung dahilan kung bakit may mga taong matutuwid at pagkatapos sila po ay naliligaw ng biglaan. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.